May ganun bang? Meron naman po. Actually, may sinusulat po, may, we're working on something again, together naman din. Wow. So, I hope it persists. I'm very excited. Last na lang sa akin, napansin namin pagpasok mo, ibang iba yung aura mo ngayon. Tapos pumayat ka. Di ba? Parang ibang wiring nakita namin ngayon. Is it ano ba, parang plan that mag-lose ka ng weight? And how do you lose yung weight mo? Paano ka? Para ma-share din mo rin sa mga fans mo yun. Intermittent fasting. Wow! Hindi pa ako makain, lagi kayong magdala ng meat kasi yung mga nakakabaho ng hininga pag gutom. Pero, recently yung nangyari po sa akin over the summer na naging wake up call po siya sa akin kasi naramdaman ko po talaga yung mortality. I mean, hindi naman siya kasing lala siguro ng cancer or you know, alam kong may mga mas malalang sakit pero natakot po ako and nabitin ako sa buhay. Kasi sa pag tinitingnan ko yung asawa ko every day, parang enough ba yung life natin on earth? Kasi parang yung strength ko po talaga yung asawa ko ngayon. And every day I wake up more in love with him. And I just, I feel like there's not enough time on earth for me to spend with him. And so I would want to be as healthy as I can. I see so many children now losing their parents because their parents didn't make wise decisions, you know, at my age because feeling siguro nila walang epekto yun. But then, you know, sometimes it's our choice. And so, I know that it's not really our choice when tayo pupunin ni God, but I just wanna be able to be a good steward now. And nakita ko po yun kasi hindi ko inalagaan yung sarili ko mentally, emotionally, physically. And so, nag-stress eat ako, yung depression ko po, nasa stress eating, ganon. And so, now I'm really working on making myself mentally fit so that everything else follows. Speaking of children, kasama na